Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng China sa Pilipinas, pinatawag ng gobyerno, pero bago tayo magpatuloy huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Ipinatawag ng Pilipinas ang pangalawang pinakamataas na diplomat ng China sa Maynila noong Martes, para hilingin na utusan ng Beijing ang lahat ng mga sasakyang pandagat ng China na umalis sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea, matapos ang kanilang mapanganib na mga maniobra na nagresulta sa banggaan na nakapinsala sa isang barko ng Philippine Coast Guard, na sugatan din ng isang water cannon attack ng mga Chinese ang apat na tripulante ng Pilipinas, sa pinakahuling paglala ng sigalot sa pagitan ng dalawang bansa sa isang regular na biyahe ng Pilipinas sa isang remote outpost sa Ayungin Shoal. Sinabi ng Department of Foreign Affairs na tinawagan nito ang Deputy Chief of Mission na si Zhou Jiyong ng Chinese Embassy, para ihain ang protesta ng Maynila laban sa mga agresibong aksyon ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militias sa mga barko ng Pilipinas sa isang rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal. Hindi agad malinaw kung bakit ipinatawag ng DFA ang Deputy Chief of Mission sa halip na si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Zilian. Ilang dayuhang envoy ang nagpahayag ng kanilang pagkabahala sa nangyaring banggaan noong Martes sa pagitan ng mga barko ng Philippine Coast Guard at China Coast Guard sa West Philippine Sea. Ang concern ay idiniin ni German Ambassador to the Philippines Andreas Fafernoschka, na nagsabi na ang Germany ay nababahala tungkol sa mga insidente na kinasasangkutan ng mga welga ng CCG vessels. Kinundin na din ni United States Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson ang mga aksyon ng CCG, ayon sa tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea na si Commodore J. Tariella, ang BRP Cabra at BRP Sindangan ay dinploy upang suportahan ang operasyon ng Armed Forces of the Philippines nang magsagawa ng mga delikadong maniobra at pagharang ang mga barko ng CCG. Ang mga paggalaw na ito ay nagresulta sa isang banggaan at maliit na pinsala sa istruktura sa PCG vessel, sa isang hiwalay na pahayag. Sinabi ng National Task Force for the West Philippine Sea, na ang mga welga ay isa pang pagtatangka na ilegal na paghadlang at hadlangan ang isang regular na resupply at rotation mission sa Ayungin Shoal. Dahil dito, nanawagan ang tatlong foreign ambassador para sa mapayapang paglutas sa hidwaan batay sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Binigyang diin ng mga diplomat ang kahalagahan ng pagsunod sa 2016 Arbitration Award sa garantiya ang kaligtasan sa maritime waters. Noong 2016, ang Permanent Court of Arbitration ay naglabas ng isang parangal na opisyal na nagsasabing ang Pilipinas ay may eksklusibong sovereign rights sa West Philippine Sea. Mas lalo pang naging agresibo ang barko ng China Coast Guard matapos na sinadyang banggay nito ang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Sindangan, para harangin ito habang nagsasagawa ng resupply mission sa military outpost ng Pilipinas na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariella, bunsod ng naturang insidente na harap ang barko ng PCG sa mga mapanganib na maniobra at pagharang ng Chinese Coast Guard vessels at Chinese Maritime Militia, saad pa ni Commodore Tariella na ang reckless at illegal actions ng Chinese vessels ay humantong sa banggaan ng BRP Sindangan at China Coast Guard na nagresulta sa minor structural damage sa barko ng Pilipinas. Sinabi naman ng CCG na nagsagawa umano ito ng control measures laban sa barko ng Pilipinas na ilegal umanong pumasok sa katubigan malapit sa pinagtatalunang Ayungin Shoal o Second Thomas Shoal. Una na ngang dinploy ng PCG ang BRP Cabra at BRP Sindangan para suportahan ang rotation at reprovisioning ng mga tropa ng militar sa naturang karagatan. Gayun din, una nang sinabi ng militar na magdadala ito ng mga supply para sa mga tropang nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Hindi lamang pangbabangga ang sinapit ng barko ng Pilipinas mula sa pinakahuling panghaharas ng mga barko ng China sa West Philippine Sea, ito ay matapos na bombahin muli ng water cannon ang supply boat na UNASA 4 na kasama ng mga barko ng Armed Forces of the Philippines, sa ikinasa nitong rotation and reprovisioning operation sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ito ang kinumpirma ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Commodore Roy Vincent Trinidad. AFP conducted a resupply mission this morning. This was announced by the AFP spokesperson and the AFP Public Affairs Office. The spokesperson of the Coast Guard also released an update on details of the RORE. UNASA May 1 has accomplished her mission. She has reached LT-57
UNIZA May 4 and the Coast Guard ships, we are still ongoing. We are awaiting updates on the final report on their status of on the mission. There have been reports of a collision between BRP Sindangan and a Chinese Coast Guard vessel because of the illegal actions conducted by the CCG. UNIZA May 4 was also hit by water cannon. We are awaiting updates on damage to UNIZA May 4. Sa RORE? Yes, the RORE is a naval operation conducted by Naval Forces West with support from the Coast Guard. The Navy ships were there. They were stationed 10 nautical miles from Ayungin Shoal. They departed more or less the same time, synchronized with the chartered vessels. UNIZA Chinese vessel. I would consider China a clear and present challenge to the Philippine Navy in the West Philippine Sea. The situation is not normal. It's not anymore normal. But we are up to the challenge. It is not normal because the Philippine Navy has been conducting maritime patrols in that area. And I mentioned last time that if you look at the historical context of it, from 1992, when they started erecting markers on our shoals, shallow waters, reefs, our features in the West Philippine Sea. In 1994, they prevented access to Ayungin Shoal, to Mischief Reef. In late 90s, they started erecting fisherman structures in Mischief Reef. In 2011, they started reclamation. Then they militarized the area, they declared an ADIS. So it is not anymore normal. It is now the new paradigm or the new environment that the Philippine Navy and the Western Command and Naval Forces West operate in the West Philippine Sea. Samantala, sa ngayon ay hindi muna nagbigay pa ng dagdag na detalye na si Commodore Trinidad hinggil sa nangyaring insidente. Nasa 4 na individual ang sugatan ngayon mula sa pinakahuling insidente ng panghaharas ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ay may kaugnayan pa rin sa ginawang pangbobomba muli ng water cannon ng dalawang barko ng China Coast Guard sa mga resupply boat ng Pilipinas na UNIZA May 4, sa kasagsagan ng resupply mission ng tropa ng mga militar sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, dahil sa tama ng ginamit na water cannon ng CCG ay nabasag ang windshield ng UNIZA May 4 na nagdulot naman ng minor injuries sa 4 na mga tauhang sakay nito, dahil dito ay napilitang bumalik sa Palawan ang UNIZA May 4 sa pag-alalay na rin sa BRP Sindangan, giit ng naturang task force. Ang aksyon na ito ng China sa West Philippine Sea ay nagdudulot ng banta at panganib sa mga buhay ng mga kababayan nating lula ng mga barkong kanilang inatake. Bukod dito ay ipinunto rin ito na ang systematic at consistent anila na mga aksyon ng China ay pawang mga ilegal at irresponsable, dahilan ng mga kwestiyon hinggil sa sensitidad ng panawagan nito para sa isang mapayapang talakayan hinggil sa mga usaping may kinalaman sa pinag-aagawang teritoryo. Samantala, sa kabila ng mga panghaharas na ito ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas, ay naging matagumpay pa rin naman na nakarating sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ang UNIZA May 1 para maghatid ng supply sa mga tropa na nakabase doon, habang ang mga sugatang personnel naman na lula ng inatake na UNIZA May 4 ay agad na nilapatan ng paunang lunas ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa BRP Sindangan. On the West Philippine Sea, total of 43 Coast Guard vessels and maritime militia fishing vessels were monitored, broken down as follows: Bajo de Masinloc, 4 Coast Guard ships, 17 fishing vessels; Ayungin, 2 Coast Guard ships, 4 fishing vessels; Pag-asa, 1 Coast Guard ship and 15 fishing vessels. Total of 43. As of yesterday, 3 p.m. All the other features walang monitored. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.